Welcome back mga kakwentuhan. Noong part 1 ng kwento na ito ay ibinahagi namin sa inyo kung paano naging matagumpay ang kanaunahang train robbery na naganap sa kasaysayan. Kung sakali man na hindi mo pa napapanood ang video na iyon, i-click mo lang ang link sa description sa ibaba ng video na ito. Kung napanood mo na ang part 1 ng kwento na ito, masasabi mo rin na ang kanilang ginawang pagnanakaw ay pulido at perpekto. Pero kung perpekto nga kanilang ginawang pagnanakaw, eh paano sila nahuli? Ano ang ginawa nila sa mga ginto? Nabawi po ba ito sa kanila? Malamang yan din ang mga tanong na pumapasok sa isip mo. At yan ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Nang makarating na ang bapor sa Bulon, kung saan lula ng mga safes, napansin kaagad ng isang crew doon na mayroong damage ang mga kahon. Pero dahil wala namang binabanggit ang mga staff ng Fox doon tungkol doon, ay inakala niya na walang dapat ipag-alala. Subalit ang timbangin ang kahon ng Abel & Company, natuklasan nila na ito ay mas magaan ng 40 pounds o 18 kilograms kumpara noong ito ay bago umalis ng London. Samantalang ang iba pang boxes ay sobra naman sa timbang, ibinayahe ang mga kahon sa pari at nang timbangin ito ay parehas din ang resulta sa bulong. At nang buksan na nila ang mga kahon, ang tanging laman lamang nito ay mga lead shots. Kaya't kaagad nila itong pinagbigay alam sa opisina ng SER sa London. Dahil sa nangyari, humiling ang tatlong kumpanya ng recompensation. Ang mga ginto ng Abel & Company ay naka-insured sa SER, subalit sinabi nito na ang nakawan ay naganap sa France. Sinabi naman ng French authorities na sa dalawang beses na pagtimbang sa mga kahon ay nagkapareho ito ng resulta, samantalang iba ito sa timbang bago umalis sa London. Kaya't sinabi nila na ang nakawan ay naganap bago pa man makarating ang mga kahon sa France. Sinabi ng mga kumpanya sa magkabilang panig na imposible na sa kanilang pangangalaga na wala ang nasabing mga ginto. Sinuri nila si Borges, ngunit hindi ito itinuring bilang isang suspect dahil sa 14 na taong paglilingkod nito sa kumpanya. Si Tester naman ay nakita sa SER habang ang tren ay nasa biyahe papuntang Folkestone, kaya't hindi siya ibinilang na potensyal na magnanakaw. At dahil nga dito, naglabas ng 300 pounds na pabuya sa sinumang makapagtuturo sa magnanakaw o mga magnanakaw. Napakalaking halaga na yon noong panahong iyon. Ano naman ang ginawa nila sa mga ginto? Bueno, nang magsimula ang working days noong May 16, 1855, pumunta sila Pierce at Agar sa money changer shop at pinapalitan ng ilang American Eagles at nakakuha sila ng 213 pounds. Nang sumunod, ang naturang shop ay pinalitan ang 200 American Eagles para makakuha sila ng 203 pounds lamang na halaga ng cheque. Noong panahong iyon, ang ganitong halaga ay maaari nang makabili ng isang suburban villa. Matapos niyon ay tinunaw nila ang mga ginto para gumawa ng mas maliliit na bars ng mga ginto na may timbang lamang ng 100 ounces o 2.8 kilograms. Muntik pa nilang masunog ang Cambridge villa nang ang isa sa mga crucibles ay mag-crack at matapon ang mga tunaw na ginto sa sahig. Nang mga panahong iyon ay nagkakalabuan na si Agar at ang asawa nitong si Fanny Kay. At dahil doon, lumipat si Agar sa bahay ni Pierce habang tinutunaw pa nila ang mga ginto. Pero ano naman ang magiging papel nitong si Fanny Kay sa ating kwento? Tumutok lang kayo at mamaya ay bubunyag natin ang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan nitong si Fanny Kay sa ating kwento. Ang 2,500 pounds ng mga ginto ay ipinagbili nila kay James Townsend Seward. Siya ang nagsilbing fence. Ito yung mga taong bumibili ng nakaw at ibinebenta naman nila sa mas mataas na halaga. Pinaghatian nila Tester, Borges, Agar at Pierce ang napagbilhan. Ini-invest ni Borges ang kanyang parte sa Turkish Bonds at bumili rin siya ng share sa brewing company na Reed & Company. Si Pierce naman ay nagbukas ng isang bearing shop malapit sa Covent Garden. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na napanalunan niya ang kanyang kapital sa pagtaya sa Soxbox sa St. Ledger Stakes. Si Tester naman ay nag-invest sa Spanish Active Funds. At nang 1 ng September ay umalis siya ng SER naging General Manager sa isang Swedish Railway Company. Nang mga panahon na yon, ay tuluyan nang nagkahiwalay si Agar at ang kanyang asawa ni si Kay. At nakilala niya si Emily Campbell, isang 19 na taong gulang na prostitute, at ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon. Dahil doon, si William Humphreys, na bugaw ni Emily, ay sumama ang loob dahil nawalan siya ng pagkakakitaan. Para ma-resolve ang problema, ay pinahiram ni Agar si William ng 235 pounds. Pero nang sisingilin niya na itong si William, ay bigla na lang siyang inaresto ng mga pulis.
pero hindi dahil nalaman ng mga ito na siya ay isa sa mga nagnakaw ng ginto sa tren, kundi dahil inakala ng mga pulis na kasabwat siya ni William Humphreys sa check fraud. Dahil ang isa sa mga kasama ni Williams ay nag-abot sa kanya ng bag na puno ng pareya. Sinabi ng mga pulis na mga perang yon ay nalikom sa pamamagitan ng pamimeke ng cheque kung saan siya ay kasabwat. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa check fraud at kinukuha niya lamang ang pera na kanyang pinautang, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. At noong September 1855 sa Old Bailey, siya ay nahatulang guilty sa salang feloniously forging and uttering an order for the payment of £700 with the intent to defraud, at ang sentensya sa kanya ay pagkakatapon ng habang buhay. Samantalang nasa Pentonville Prison kung saan siya ay kinulong, habang naghihintay na ipatapon, nakipagpulong si Agar sa kanyang abogado na si Thomas Walter. Sinabi niya na i-withdraw ang kanyang pera sa bangko na nagkakahalaga ng £3,000 at ibigay kay Pierce para isuporta sa kanyang dating asawa na si Kay at sa kanyang anak. Pumayag naman si Pierce, subalit noong kalagitnaan ng taong 1856, hindi na tumupad sa usapan si Pierce na susuportahan niya si Kay at ang anak nito. Dahil desperada na sa pera itong si Kay, ay nagpunta siya kay John Weatherhead, ang governor ng Newgate Prison, at sinabi niya na kilala niya kung sino ang mga salarin sa SAR Bullion Robbery. Matatandaan na nagbigay ng pabuya na £300 kung sino man ang makapagtuturo sa mga salarin sa pagnanakaw ng mga ginto. At dahil sa bagong lead ay kaagad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa Cambridge Villa kung saan tinunaw ang mga ginto. At dito'y natagpuan nga nila ang mga ebidensya tugma sa sinabi ni Kay, gaya ng nasunog na sahig at ang maliliit na piraso ng ginto sa fireplace at sa sahig. At napag-alaman din nila na ang fireplace ay ginamit ng may napakataas na temperatura. At noon ngang October 1856, samantalang nasa Pentonville, in-interview ng abogado ng SAR na si John Rees itong si Agar. Subalit tumanggi itong si Agar na sagutin ang anumang katanungan itong si John Rees, kaya't bumalik siya matapos ang 10 araw at sinubukan ulit interviewin itong si Agar. Noon ay nalaman ni Agar na hindi tinupad ni Pierce ang kanyang pangako na susuportahan si Kay at ang kanyang anak. Sa galit niya ay tumistigo siya laban sa kanyang mga kaibigan at inilahad lahat ng kanyang nalalaman. Itunuring siyang Queen's Evidence o State Witness. Si Pierce at si Borges ay inaresto noong November 5. Dahil si Tester ay susundin na naninirahan noong mga panahong iyon, ay hindi siya magawang arestuhin. Subalit nalaman niya na gusto siyang interviewin ng mga pulis doon. At noong November at December 1856 ay dininig ang kanilang kaso sa Mansion House sa pangunguna ng Lord Mayor noon ng London bilang punong maestrado ng syudad. Sa unang dalawang hearing ay hindi nakadalo si Agar, pero dinala siya sa korte noong ikatlong araw. At noon ay kinumpirma niya ang statement na isinaad niya sa mga pulis at kinilala niya rin ang mga ebidensya na nakalap ng mga pulis. Noon si Tester ay na-dismiss na sa kanyang trabaho sa isang Swedish company at humarap siya sa korte noong December 10. Napagdesisyonan ng Lord Mayor noon ng London noong December 24 na iharap sila sa paglilitis sa salang pagnanakaw. Sabi ni Pierce ay wala siyang anumang sasabihin at ipauubaya ang kaso sa kanyang mga abogado. Si Borges at si Tester naman ay parehas na nagpahayag ng not guilty. Naganap ang paglilitis sa Old Bailey noong 13th hanggang 15th ng January 1857 at kumalat ang balita sa mga pahayagan sa buong Britanya. Dahil nag-plead ng not guilty ang tatlo, muling nagsiwalat ng ebidensya si Agar laban sa kanila. Ang ilan pa sa mga tumayong witnesses ay sina John Chubb, ang mga bullion dealers, transportation agent, SAR staff, ang mga tauhan ng London Station at Foxton, ang isang custom officer na mula sa Boulogne, railway police, taverners at hotel keepers. Ang lahat ng mga salaysay nila ay tumutugma sa salaysay ni Agar na silang apat ay talagang magkakakilala at magkakasama sa pagplano at pagsasagawa ng krimen. 10 minuto lang ang inabot bago na pagpasyahan ng jury ang kaso ng tatlo. Si Pierce ay nahatulan na guilty sa kasong larceny, samantalang si Borges at si Tester naman ay larceny as a servant. Si Borges at si Tester ay parehong nahatulan ng pagkakatapon sa loob ng 14 na taon. Dahil hindi empleyado ng SAR si Pierce, ay nahatulan lamang siya ng mas mababang sentensya na 2 taong hard labor sa England, at ang 3 buwan doon ay sa loob ng Bartolina.
Si Tester at si Pierce ay isinakay sa isang convict ship na Edwin Fox noong August 26, 1858 at dinala sa Swan River Colony sa Kanlurang, Australia. Si Borges naman ay nabigyan ng ticket of leave noong December 1859 at conditional pardon noong March 1862. Si Tester ay nabigyan ng ticket of leave noong July 1859 at ng conditional pardon noong October 1861. Umalis siya sa Australia noong 1863. Si Agar ay nanatili sa England ng kaunting panahon. Siya ay nakulong sa Portland Prison noong February 1857 bago siya dinala sa Australia noong September 23, 1857. Binigyan siya ng ticket of leave noong September 1860 at ng conditional pardon noong September 1867. Umalis siya sa Australia noong 1869 at nagpunta sa Colombo na ngayon ay mas kilala sa tawag na Sri Lanka. Ang isa sa mga strong boxes at lead shots, ganun din ang pinaglagyan nito na makikita pa rin sa ngayon na nakadisplay sa National Railway Museum sa York, England. Sa kwentong ito ay natutunan natin na gaano man kahusay ang pagpaplano at kaingat ang pagsasagawa ng isang krimen, sa bandang huli ay mabibisto at mabibisto pa rin ito. Maaaring perpekto nga kanilang ginawang pagnanakaw, subalit may mga sitwasyon na hindi kayang kontrolin na magbubunsod upang mabisto ang ginawang krimen. At sa kanilang kaso, ang pagkagahaman sa kayamanan na nagbunsod sa kanila na nakawin ng mga ginto ay siya rin mismong naging dahilan upang mabisto ang kanilang ginawang krimen. Kung hindi sana naging gahaman si Pierce sa kayamanan, kung nagawa niya lamang ang kahilingan ni Agar na suportahan si Kay at ang kanyang anak mula sa parte niya sa kanilang ninakaw, mabibisto pa kaya ang kanilang ginawang krimen? O kaya kung naayos sana nila Agar at Kay ang kanilang relasyon at hindi sila naghiwalay, makikilala niya pa kaya si Emily Campbell na naging daan para masangkot ang kanyang pangalan kay William Humphries na naging dahilan ng kanyang pagkaka-aresto at pagkakakulong? Kung ang alinman sa mga sitwasyon na yon ay hindi nangyari, malamang ay hindi na nabisto ang kanilang ginawang krimen. Kayo, ano sa palagay nyo? I-comment nyo yan sa baba ng video na to. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay pakihit mo na rin ang like button. At huwag rin kakalimutang mag-subscribe at i-enable ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood.